Ang ating topic ngayong umaga, we declare sa year 2023, Jesus Christ is the source of all blessing for 2023. Wala na tayong pagkukunan pa ng ibang pagpapala, kundi ang Panginoong Hesukristo. Say hallelujah. Kaya makinig kayo mabuti. Saka na muna kayo mag-isip kung ano ang isipin nyo. Isipin natin salita ng Diyos ngayong umaga. Sa lahat po na nakikinig ngayon, maupo kayo sa inyong salas, makinig kayo ng salita ng Panginoon. Get your Bible please. Turn with me to the book of Deuteronomy 28. At pag iyan ay para sa atin, aangkinin mo, sasabihin mo, akin yon. Hallelujah. Iyan ay pangako ng Diyos sa iyo. Isa-isahin natin ang lahat ng gagawin ng Panginoong Diyos sa magitan ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Ang pangako ng Panginoon at ang kanyang salita ay nahati lagi sa dalawa. Tandaan niyo po yon. Ang salita ng Diyos nahati sa dalawa, isang pautos o utos at isang pangako. All God's promises of God are conditional. Kaya number one, sabi ng verse 1, if you diligently obey the voice of the Lord your God. Number one condition to fulfill the promises of God in your life, you must have the spirit of obedience. Dapat ikaw ay sunod lang ng sunod. Sabihin mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod. Hindi ang nagsalita ay tao o politiko, kundi ang nagsalita ay Diyos sa iyo. At kapag ang Diyos ang nagsalita, sigurado tiyak at ang kanyang mga pangako. All God's promises of God are yes and say amen. Nakalagay sa 2 Corinthians 1:20, all the promises of God, 100% yes. Ebra say yes. Pag sinabi ng Diyos, hahaba ang buhay mo, ang sagot ng Diyos ay yes. Ay, hindi ko marinig. Pag sinabi ng Diyos, giginhawa ka, gaganda ang kabuhayan mo, sagot ng Diyos ay pag ikaw ang pag ang gusto ng Diyos sa buhay mo, maging masaya ka, sagot ng Diyos ay sabihin mo sa kanila, yes na yes. Pag gusto ng Diyos, ikaw ay maglingkod, ang sagot ng Diyos ay yes. Kaya sabihin mo sa kanila, mukha kang yes. Amen. Pag kami nanghihingi sa iyo ang Diyos, ang sagot ng Diyos ay sa iyo ay sabi ng sagot mo, sabi ng bulso, wala. Hindi, laging yes. Mas lalo tayo mga naglilingkod sa Diyos, ang sagot ng Diyos ay yes. Huwag mo sasabihin nung nakaraang taon, hindi ka sinagot ng Panginoon. Ang tawag doon, I wait, walang no. Basta kalooban ng Panginoon. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. Not only to obey, number two, to observe. Ever say observe. To observe. Ever say observe. Ano sa Tagalog yung observe? Sabi niya sa obserbahan. Mapagmatsyag. Meron akong taga-Google dito. Nagmamasid, pinagmamasdan. Pinagmasdan nyo ba buhay nyo noong nakaraang taon? Nakita mo kung saan ka nagkulang, saan ka nagkamali, saan ka sumobra. Nakita mo ang lahat na yan within 365 days ng buhay mo. Kaya kapag ikaw mayroong pitfalls, nagkaroon ka ng pagkakamali, ang tawag niya education. At sasabihin mo, hindi na ito mauulit. At naging karagdagan ng iyong kaalaman. When you say the word observe in the Bible, o obserbahan mo ang kanyang salita.
Another thing, to observe carefully all His commandments which I command you today. Kapag nagbabasa ka ng Bible araw-araw, sisilipin mo, sisinupin mo, ito dapat ang aking gagawin. At ang Diyos directly nagsasalita sa puso mo, mas lalo kapag preaching time. Hindi pwede, hindi akin to, kay sister to. Sa iyo lahat yan. Amen. Ito na, ano promise ng Panginoon? Number one. Number one, Jesus Christ will set you high above. Number one, will set you high above. Ngayon taong ito, ang buhay mo ay iaangat ng Diyos. Sabi mo, level up. Iaangat ka ng Diyos ngayong panahong ito. I declare it, I believe it, my spirit. Those who believe, you say amen. The Lord will set you high above. Sabi mo sa katabi mo, high na high ka kay Lord dapat. Sino dito high na high kay Lord? Nakakita ba kayo ng mga lasenggo? Saan high? Ba't alam nyo? High na high. High na high sa bisyo. High na high sa alak. Pero ang mga anak ng Diyos dito, high na high para kay Lord. At kapag high na high tayo kay Lord, sa pagsunod sa Kanyang salita, walang magagawa ang langit kundi itaas ang iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, akin yun. Amen. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 7, 14? Madaling dandaan, 7:14. Sabi natin, 7:14. Natatandaan niyo ba yung sinasabi ko? Alright. Ang sabi ng Bible, you shall be blessed above all people. Oh, kagandang talata ito. Pag kinumpara mo sarili mo sa iyong mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, you are above all people. Sila walang Diyos, ikaw may Diyos na. Partida na yon. Sila'y hindi nakakangiti, pero ikaw nakakatawa. Sila hindi nakakatulog, ikaw nakakatulog kahit sa upuan, tulog. Kahit sa sasakyan, pag naglalakbay, wow, tulog na tulog. Ang tawag dyan, peace of mind. Pero wag dito sa church, nakakamera kayo. You shall be blessed above all people. Sa 10 tao, ikaw ang pinaka-bless. Sino yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, di ba ako yun? Iyan ay mangyayari ngayong taong 2023 sa lahat ng mga nakikinig ngayong umagang ito. Above all people. They shall not be a male or female barren among you or among your livestock. Puri ng Panginoon, walang, ano tawag yung barren? Walang baog. Pati sa spiritual, wala din baog. Pati sa church, dadami ang mga membro ng Jesus Christ the Deliverer. I declare it today. Come on, clap your hands to the Lord. Deuteronomy chapter 28, verse 13. Kasama yan sa God will set you high above. Kahit hindi mo gusto, gagawin ng Diyos yan sa buhay mo. The Lord will make you the head. January 1 is what we call in the Bible is, ibig sabihin, leader or head. Sa Hebrew language, the word A means Aleph, means number one. And God will make you number one in this year, 2023. Pakikalapit yung katabi mo, you are the head.
The Lord will make you the head. When you say make, Eva say make. Sino dito may gumagawa ng ano tawag dito? Yun nga. Yung cake. Sino gumagawa ng cake sa bahay? Ano tawag sa ganon? Hindi, sa loob ng bahay ginawa eh. Homemade. So lahat ng gusto mong Ricardo, lahat ng gusto mong ingredient, pwede mo ilagay doon sapagat ikaw ang maker. Purihin ng Panginoon. Ang may gawa sa iyo at may gawa sa akin, wala iba kundi ang Diyos na nagmahal sa ating lahat. Dahil ang Diyos ang may gawa sa iyo, sabi ng Diyos, bigyan pa ng mahabang buhay yan. Ito, lagyan to ng ano, ng anesthesia. Ano tawag daw? Manhead. God will make you what? The head. Ibig sabihin, promotions are on the way. Lahat ng may promotion na darating, pumalakpak na malakas. Say hallelujah! Yung negosyo mo, dati hindi ka makabenta, ngayon marami ka ng bebenta. Marami ka ng katransaksyon ngayong taong ito. Hallelujah! God will make you the head, not the tail. Ano pagkakaiba ng ulo tsaka buntot? Yung buntot, matinik. Yung ulo, masarap. Say hallelujah. Sino dito laging tinitira sa asawa buntot? Lahat tayo gusto natin ulo tayo. Pag sinabing ulo, number one, the best. Mga kapatid, may binibigay ang Diyos sa'yo, the best, ngayong 2023. Kaya kung ang buhay mo ng 2022, parang hindi ka nagwagi, aba, nagwagi ka sa Panginoon. Say hallelujah. You shall be above. You shall be above only. Kaya yung identity mo, pag may Hesukristo ka, wala ka sa ilalim, nandun ka sa ibabaw. At kung nasa ibabaw ka na ngayon, tuloy-tuloy yan. Ang sarap mangarap. Sino dito may pangarap sa 2023 na sasagana ang buhay niya? To dream the impossible dream. Dream again. Taas dalawang kamay, Lord! Sa banda rito naman, ako naman, Lord. Amen? Kaya dapat sa simbahan, tinuturo lagi, may pag-asa ang tao. Kasi ang tao, walang pag-asa. Pag pinag-uusapan sa mundo, pumunta ka sa mundo, pag nag-uusap yan, puro problema pinag-uusapan. Sa church, ang pinag-uusapan, kung paano ka paasensuhin ng Panginoon. Say hallelujah. So, God will make you the head, not the tail. You shall be above, not be beneath. Sabi ng tao, ang buhay daw ay parang gulong. Nakakita ba kayo ng gulong? Ano ba ibig sabihin ng gulong? Siyempre, bilog nga. Bilog. Pag umiikot siya, gumugulong, minsan nasa ilalim, minsan ay nasa ibabaw. Nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Nasa ibabaw, nasa? E pag naplat? Hindi na makagulong. Hindi ganun ang buhay. Ang buhay laging nasa ibabaw. Sabagat diniklara ng Diyos yan sa buhay nating lahat. Say hallelujah. Pakisabi nga sa kaluwat kanan, hindi ako buntot, ako'y ulo. Hindi nyo ba napapasin kahit sa pilahan ng pagkain, gusto mo lagi sa una?
Noong nabubuhay yung biyan akong lalaki, pag kumakain kami sa handaan, sabi sa akin, Ted, habang sila'y nagkakasalam pa, nakikisalamo sila, dito tayo sa malapit sa buffet. Eh bakit ho, Kako Tatang? Para pagka nag-announce na, una tayo. Eh lagi nga kaming unang magbiyanan. Pag umuwi kami, ang sakit ng tinamin. Doon ko na-discovery, kapag ikaw pala lagi nasa unahan, ang nakukuha mong pagkain, nalangawan. Ngayon ko lang binago yung paradigm ko. Mga kapatid, you are the head and we are not the tails. Number two, Jesus Christ, pakilagay, number two, are you blessed today? Will give you an overtaking blessing on you. Basahin natin. From verse to 2, verse 2, and all this blessing, ever say all. Hindi sinabi ko konti, sinabi all. All these blessings, plural, shall come on, kanino? Kanino pupunta yung blessing? On you. And overtake you. Number January pa lang ngayon, meron ng pang-February, meron ng pang-Marso, meron ng pang-Abril. Advance, overtaking blessing will come to you. Iniisip mo lang, pupunta ka ng Singapore, may binigay ng ticket sa'yo. Iniisip mo lang, magbabayad ka ng utang, bayad na pala ang utang mo. Hallelujah. Wala ka ng trabaho, pensyonado ka, purihin ng Panginoon. Kanan at kaliwa, harap at likod, may nagbibigay sa'yo ng supply. Ang tawag dyan, overtaking blessings. Pag sinabi nag-overtake, sino dito may sasakyan? Taas nga ka ng kamay ng may sasakyan. Yung gustong magkaroon ng sasakyan. Nakakita ba kayong nagdadaan tapos may nag-overtake? Ang sabi nung isa, aba, ang bilis na, naunahan tayo ah. Sige, unahan mo, unahan mo. Hindi mauna, bakit? Maliit yung sasakyan. Mga kapatid, kapag pala overtaking blessing, ibig sabihin niyan, mabilis na darating ang pagpapala ngayong taong 2023. Ano-ano yung mga mag-o-overtake na pagpapala? Verse 3, number 1. Under Deuteronomy 28, verse 3. God will bless you in the where? In the city. Pagpapalain kita sa siyudad, sa lugar na iyong pinuntahan. Hindi lamang sa siyudad, God will bless you in the country. Kaya ikaw at ako, Pilipino, huwag kang magsisisi na ikaw ay ikaw ay Pilipino. No! Kahit ganyan ang ilong mo, ikaw ay Pinoy. God will bless you in the country. Sa amang bansa ka pumunta, bless. Wala yata nakarinig ha. Saan ka man pumaroon, you are blessed. The blessing will come to you and as an overtaking blessing. Pumunta ka sa UAE, bless. Pumunta ka sa Norway, bless. Kayo mga nasa Japan nga nanonood ngayon, you are blessed.
Bakit ang mga Pilipino na sa Japan ay blessed? Nagkaroon ng hulihan dyan, lahat ng mga TNT, walang Pilipinong nahuli. Sabihin nyo, bakit? Kasi ang mga Pilipino pagpunta dyan, napagkakamalang Haponesa. Dating maitim ang kulay, maputi na. Naiiba ang buho, pati ang lingguwahe nagiging Haponesa, Nihongo. Samantalang iba naman na ibang, hindi natin pamigitin yung bansa, kulay palang huli na. Wala kayong makikitang Pilipina doon. Nanunod po ang mga taga-Japan. Sabi siguro ng mga taga-Japan, sige pabisya. Walang nahuli. They are really blessed by God. Kaya ikaw, yung asawa mo nasa Singapore, bless. Nasa Japan, bless. Pagpunta sa Amerika, bless. Kasi ang anak ng Diyos, saan man pumunta, mayroong magnetic anointing na galing sa kalangitan. Sabi no isa, ba't hindi pa ako pinagpapala? Maghintay ka. Wait lang. Sabi mo, wait lang. Huwag mo uunahan ng Panginoon. Siguro tinitingnan pa'y ugali mo. Pagka okay na, sabi ng mga anghel, Panginoon, okay na po ito. Sinusubaybay namin. Sige, bigyan na maraming pagpapala yan. Sino kaya dito yun? Sabi ni isa, matanda na ako. Walang matanda sa Panginoon. Kalabaw lang ang tumatanda. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. So another 28 verse 4. Blessed shall be the fruit of your body. Pagpapalain ko ang iyong bunga na iyong katawan. The produce of your ground, pati lupain mo, magiging sagana. Mataba ang lupa. Ang Pilipinas, mataba ang lupa. Sa ibang bansa, wala pong mga bungang kahoy. Walang mineral resources, walang natural resources. Ang Pilipinas, magtanim ka lang sa tabi, meron ka ng pagkain. Pagtanim ka ng talbos ng kamote, ulam na po yun. Pagka namunga, kamote kyu. Mataba, the Lord bless the ground, the increase of your herds, the increase of your cattle and the upstring of your flocks. Ano ibig sabihin nun? Pagpapalain niya ng Diyos ang iyong negosyo. Mag-alaga ka ng baboy, ng manok, ng baka, ng ano pa? Kambing, ng bibe, ng duck. Parehas ba yun? Pagpapalain ng Diyos, pararamihin ng Panginoon. At kayo mga nagninegosyo ngayon, nakikinig ngayon, makinig kayo sa akin. Pagkakampi mo ang Diyos, sigurado ang tagumpay. Amen. Verse 5. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Ano yung basket? Yung bag nyo. Ano nakalagay sa inyong bag? Wallet, ATM, ano? Gcash, ATM. Ibe-bless ng Diyos yan. Ang nakalagay yun? Ano babasa doon? Basahin nyo nga lahat. 1, 2, 3, go. Oh, bowl. Ibig sabihin ng basket, sabihin natin basket, yan yung mga lalagyan.
ano ba lalagyan niyo ng pera? De yung bag niyong magaganda ngayon. Dati puro resibo laman ang bag niyo, ngayon cash na. Say hallelujah. Sino gustong ganon? Pati ang inyong wallet, lalagyan na ng Diyos ng maraming pagpapala. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Yung malakas pumalakbak, papunta na sa iyo yan. Yung lalakas pa dyan, meron pa. Sumigaw na malakas, hallelujah! At mamaya-maya, iyan ang i-anoint natin ng oil. Iyan yung Deuteronomy 28:1-13 para sa ating lahat. Kay claimin natin lahat yun. Another thing. Blessed shall you be when you come in and blessed shall you be when you go out. Sabi natin, come in, come out. Ano sa Tagalog yun? Layas. Mga gala. Pasyal dito, pasyal doon. Praise God. Sa lahat ng mga may sakyan, yan para sa inyo. Pagpapalain kita pag sa iyong pag-alis at sa iyong pag-uwi, pag-alis, pag-uwi, pag-alis, pag-uwi. Purihin ng Panginoon. Iyan lang pagpapala na. Yung iba'y umalis, hindi na nakauwi. Purihin ang Panginoon, tayong mga born again, mga layas, pero laging nakakauwi. Malusog, malakas, pinagpala, hallelujah. Palakpakan natin ang talatang yan, para sa ating lahat yan. Another thing, number three, the Lord Jesus Christ will give you what? Will protect you from your enemies. Lahat ng may galit sa iyo, lahat na naiinggit sa iyo, iingatan ka ng Panginoon. And number one enemies natin, wala ba kundi si Satanas. Turo nga isang kanang kamay patungo sa himpapawid. Sabi natin, you devil, get out. Sabi natin, you devil, lumayas ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kabuhayan. Layas in Jesus' name. Sige, tapakan mo. Ako po'y gabi-gabi kong umuwi sabagat meron tayong School of Deliverance sa San Jose del Monte. Napakalayong lugar. At kagabi, nauwi ako alas 12 na ng gabi. Mamaya po graduation, mamayang hapon, alas 3 hanggang gabi na naman. Napakarami pong nakalaya. Ang number one kaaway ng tao, wala iba kundi si Satanas. Ang Diablo nagpunta sa lupa para pumatay, magnakaw, sumira ng buhay. But Jesus Christ came here on earth that we might have life, that we might have it more abundantly. Kaya po rin ang Panginoon, itong church natin, Jesus Christ the Deliverer, nagpapalayas ng Diablo. Amen? At number one enemies natin, hallelujah, the law will cause your enemies, verse 7, lagay sa verse 7, the law will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. Makikita mo sa iyong mga mata, ang kaaway mo ay nagapi. Say hallelujah. They shall come out against you one way and plea before you seven ways. Magkakanya-kanyang takbo lahat ng inyong kaaway. At ang magwawagi ay ikaw. Amen? Kaya kapag ikaw may sakit, may karamdaman, mayroong mga demonyong aali-aligid sa iyo, palalayasin mo sa pangalan ni Jesus. Kung ginagamit ng demonyo ang tao, palayasin mo rin yung demonyo sa tao. Amen? Say hallelujah! So God will protect us from our enemies. And no weapon shall form against you shall prosper. Lagay mo nga doon sa Isaiah 59 verse 17 letter B.
Tama ba yun? Isaiah 54:17. Isaiah 54:17. No weapon, claim natin yung verse na yan. No weapon formed against you shall prosper. Sabi natin lahat, no weapons formed against you shall prosper. Every tongue shall rise against you, in judgment you shall condemn. Kaya tuwing umaga, i-reverse nyo lahat ng curse. I reverse all curses uttered by demons in my life. Go back to sender. Bumalik ka sa aking kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen? And this the heritage of the servant of the Lord. The righteous is from me, says the Lord. Walang makakalaban sa iyo. Amen? Taas nga dalawang kamay. Iwagayway. Sabihin natin lahat, no weapons against me shall prosper. Taas, ganun. I reverse the curse. Pabalik. I reverse the curse. In Jesus' name, I receive prosperity, blessing for the year 2023. I receive it. Kunin mo. Lagay doon sa inyong mga bag. Buksan nyo yung mga wallet at yung mga bag. Paper-paper din natin mamaya yan. Another thing, number four, dalawang po ito. Number four. The Lord will establish you as a holy people to Himself. Dapat ma-establish sa puso nating lahat na ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi ka ordinaryong tao, you are special to God. When you say special to God, a holy people set apart, kakaiba ka na ngayon. Ang sabi ng Bible, the law will establish you, verse 9, establish you as a holy people to Himself. Ano pagkakaiba mo ng mundo kaysa sa iyo? Sila walang faith, ikaw may faith. Ikaw nag-hallelujah, sila puro aray ko po, Diyos ko po, nanay ko po. Sila hindi makangiti, ikaw nakakangiti. Ang mga asawang lalaki, mga giver, nag-intrega sa asawa, yung mundo, lasing dito, lasing doon, away sa asawa, away doon. Why? Because you are a holy people. Because of Christ Jesus. Na bago ang buhay mo dahil hindi sa reliyon, kundi sa Panginoong Hesukristo. Nung sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, si Jesus ang nagpatawad sa iyo, siya ang nagbago sa iyo, sinulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Kaya ang sino man na kayisa kay Jesus, bago nang nilalang, lahat ng luma ay biglang napawi at lahat ng bago ay nasa Kanya na. Amen? Dati tayo mga Katoliko, palasimba tayo. Lahat ng reliyon, palasimba. Pag ikaw ay born again, pag hindi ka pala simba, eh ano ka? Ang tawag sa iyo, ateista. Ang mga taong walang Diyos, hindi nasimba yan. Nagtitiwala sa kanilang mga sariling lakas. Pero purihin ang Panginoon, ikaw at ako, sa Diyos lang nagtitiwala. Say hallelujah. Pang-anim, tapos na tayo. Pang-lima, ang bilis ko naman. Pang-lima. Jesus Christ will command the blessings on me. Hindi ka lamang ibe-bless, uutusan pa.
sino kaya uutusan ng Panginoon? The Lord will command the blessings on you or on me. Kahit nakaupo ka, kahit nag-iisip ka, ang Diyos ay may inuutusan ngayon 2023 na nakalaan para sa iyo, para sa akin, para sa kabuhayan mo in the name of the Lord. Verse 8, tingnan natin sa verse 8. Bumalik tayo doon. Basahin natin sabay-sabay. Deuteronomy 28, verse 8. Basa. Maganda ng verse na yan. Lahat na naniwala mangyayari sa kanya yan. You say amen. Sino naniniwala dito ngayong umaga sa loob ng 365 days, merong inutusan ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Deuteronomy 28 verse 8, the Lord will command. Ever say command. Sino dito mga tatay, walang ginawa kundi utos ng utos? Kasi trabaho ng mga ama yon. Sino dito yung mga supervisor, mga employer? Diba, yun ang trabaho nyo, utos ng utos? Sino mga utusan ng Diyos? Mga anghel. Hebrews 1:14. Inuutusan ng Diyos ang mga angels para dalhin ang pagpapala sa iyo. And God is a God of surprise. Meron dito akong nakikita. Hindi ako alam kung sino dito yon. May surprise ang Diyos sa iyo. Yung malakas mo malakbak, siya yon. Lalo na isisigaw ng hallelujah! Meron tayong Holy Land Tours, Pilgrimage, on February 22, March 1. Purihin ang Panginoon, 16 na ikasama natin. At plus 2 sa Dubai, 18 na. Sabi ko, Panginoon, salamat. Minsan pa ang JCT, di ba sinasabi lang natin, kinukumpis natin yon. Ang lagi ko sinasabi, magti-trip tayo sa Jerusalem. Pampasko lang yon, trip to Jerusalem. Pero ito, totoo na to. Sino nagkukuman ng pagpapala? Ang Diyos. May inuutusan ng Diyos. The Lord, balik mo. The Lord command the blessing on, kanino? The Lord command the blessing on me. Saan dadalhin? In your storehouses. Noong unang panahon, ang tawag diyan, kamalig. Kapag kayo yung mga taga, merong bukid, merong mga palay nilalagay sa kamalig hanggang mapuno. Ang kamalig ng buhay natin ngayon, kayo na, bahala ko sa inyo ilalagay. Sino dito merong kahadiyero? Eh, kahadikahoy na lang, diyero. Taas nga mga kamay ng mga nanay, iyan ang maraming pera. Tatlo kahadier mga iyan. May sa wallet, mayroong doon sa aparador, mayroong ATM, praise God. At ang pera ng mga mister, lagi nakikita ng mga misis. Walang umi-amen. Hindi siguro nagbibigay yung mga mister. The Lord command the blessing on you in your store. Houses, pakilagay mo nga yung verse na yon. Huwag mo munang ilalagay yung mukha ko dyan. In your storehouses, another thing, and in all which you set your hand. Ito para sa mga businessman. Kayong mga businessman, nakikinig ngayon narito. God will bless the works of your hands. Ibig sabihin, yung Diyos sa langit, na ako po sa trono, pag ikaw ay anak ng Diyos,
kung inukuman ng Diyos lahat ng pagpapala, dalhin sa iyo mga kamay. At meron kang ballpen at may cheque, purihin ng Panginoon. At yung mga pera, dadalhin mo sa storehouses. Say hallelujah. Nag-prayer meeting kami nung atres. Three means unity, fulfillment of your dreams. Dito, nakita sa vision, bumababa, maraming pagpapala. Taas ang dalawang kamay. Palahan, hindi, ganyan. Sabi na, Lord, bless the works of my hands. Starting today, for the year 2023. And I receive it, puni mo. Another thing, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Lahat ng inyong tinitiran, pag-uwi nyo sa bahay, busan nyo na lang is for 2023. This place is God's place. An open heaven, direct from God. Kaya yung mga anghel, dire-diretso yung blessing doon sa bahay mo. Pati ulan, diretso doon. Say hallelujah. Kaya ang lugar na ito, ang tawag dito, portal of heaven. Merong mga bahay, hindi maganda yung kanilang atmosphere sa lugar. Pero yung bahay mo mga yung araw na ito, pupuntahan ng mga anghel, hahawiin ang himpapawid at bubuksan ang langit sa lugar na iyon. Sino sa bahay nila nakakatulog ng mahimbing? At iba na may sobra na sa tulog. Ang sabi ng Bible, pagpapalain ko ang iyong pati ang iyong lugar na iyong tahan. Number. Ano number na? Number 6. Meron pa ba? Number 6. Jesus Christ shall make you plenteous in goods. Kaya kita niyo mga refrigerator niyo, punong-puno ng minatamis. Amen. The Lord Jesus Christ shall make you plenteous in what? In goods. Verse 11. Pakilagay verse na yun sa verse 11. Tapos na tayo. Lahat ng sinalita dito, mangyayari yan sa'yo. Baguhin mo lang yung mindset ng utak mo. Hindi ka mahirap, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Hindi ka mahirap, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Hindi ka mahirap, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Say hallelujah. The Lord will grant you plenty of good. Sabi natin plenty. Ano sa Tagalog yung plenty? Ha? Huh? Sa ibang translation, umaapaw. Sabi natin, umaapaw. Madami. Pagbukas mo ng refrigerator mo, wow. May hamon, may murkon. Dati puro tubig. Hindi ko na in-explain yung ngayon yun. Puro pagpapala na. Say hallelujah. Plenty of goods. Damit. Sapatos. Pera. Lahat na. Material blessings, spiritual blessing, plenty of goods. Sabi natin, plenty of goods. In the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Itong lugar na ito, pinili ng Diyos yan para sa iyo. Kaya ikaw pinagpala ng Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. In conclusion, 2 Corinthians 8:9. Ito conclusion ko. Lahat na yan, because that's the promise of God to the land, to the people of Israelites.
But we are all the seeds of Israel in Christ Jesus. Lahat na yan, 2 Corinthians 8:9. 8:9, di 9:8, 8:9. Ayan, basahin natin lahat. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might be rich. Pag naiba yung thinking nyo, yung lifestyle nyo, hindi ako mahirap, ako'y pinagpala ng Diyos. Tuwan-tuwa ang Diyos sa langit. Pero hanggang ngayon, kapag ang buhay mo 2022, daladalang pa hanggang ngayon, lagi mo inisip, ako ay mahirap, ako ay kawawa. I tell you, God will not prosper you. Insulto yan sa Panginoong Heso Kristo. 2,000 taon na nakakaraan, namatay na si Jesus sa iyo at para sa akin. At nabuhay na muli siya para lahat tayo ipasaganain, bigyan ng buhay at buhay na masagana. Close your eyes and bow your heads, please. Close your eyes and bow your head. Lahat ng iyong narinig, mangyari sa iyo lahat yan. Panginoon, habang nakayuko, nakapikita yung mga anak ngayong umaga, mangyari po ang iyong salita. In the name of the Lord. Sikrabandalaba, sikrabahandalabahaya. Lift your hands to Jesus. We give you praise, we give you glory to you, my Lord. Pagka dumarating ang bagong taon, Ama, ang mga tao'y nangangarap sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, at guminhawa ang buhay. Kami lahat, pinangarap mo sa lahat ng susunod sa iyo, Panginoong Hesukristo, bibigyan mo ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Pinangarap mo ito matagal ng panahon, subalit kuminsan tinatanggihan ng tao. Narito kami lahat, lumalapit sa iyo sa taong 2023. I-bless mo kami lahat, Panginoon. Yes, ano man ang desire ng puso mo ngayong umaga, sabihin mo sa ating Panginoong Hesukristo. At humingi tayo sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mahabang buhay, masayang buhay, spiritual blessing, financial blessing, material blessing, masayang pamilya, saan man dako na ang pamilya mo na sa ibang bansa. God, we release God's protection to your family today. At kapag sinasabi mo, Panginoon, ako po ay mahirap lang, huwag mo nang sabihin yan, tapos na yan. Ikaw ay masaya, maligaya ka, pinili ka ng Panginoon. You are holy people in the sight of the Lord. Yes. At ang masaganang tao may Kristo sa puso. Hallelujah, hallelujah. Lord, haharapin namin ang bagong taon. Year 2023. Puno ng pag-asa, pananampalataya. At kasakasama ka namin sa paglilingkod sa iyo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Everybody sing this song, Hallelujah Chorus. We can sing to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Lord, thank you. Kami may buhay pa, malulusog, malalakas. In the name of the Lord. Kayo po mga nanonood sa FB live streaming, join with me to sing Hallelujah. Iwan mo na sakit mo sa 2022. You are healed today. Alisin mo na, iwan mo na ang iyong discouragement sa buhay sa year 2022. Face
the year 2023 that you are blessed by God. Shandara la bakia la la basikara la bahanda. Yes, the strength of the Lord is on the way in your body. Alleluia. Alleluia. Even the Lord is visiting you in your home. The Lord is so good to all of us, even in our family. Hallelujah. Lord, bless our spiritual life. Bless every family. Bless our body. Bless our finances. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. When you sing the word hallelujah, Jesus who's sitting on the throne, we worship you. God is no respecter of person. God will honor our adoration, our praises. Yes, Lord, hallelujah. God is a God of surprise. God will command the blessings on you. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Jesus who's sitting on the throne, we worship you. We worship you, dear Jesus. Even the angels of the Lord are singing hallelujah. Shandara babandara babia. Hallelujah. Everybody open your mouth and sing. Yes, Lord. Your word, Lord, will not return void today. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you, Jesus. Everybody singing, I love you, Jesus. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesukristo.
Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. He gave himself for us. He died on the cross. He rose again from the dead. His name is Jesus. I love you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Would you follow simple prayer after me? Say this word, Lord Jesus, thank you. Sa iyong pagmamahal sa akin, ibinigay mo ang iyong sarili para sa aking isang makasalanan. Ako'y iyong pinatawad. Ano mang nakikita mong karamihan ng aking puso, masamang ugali, kataasan, mga bisyo, alisin mo ito sa akin. Ngayong 2023, ngayong taong ito, ako'y susunod sa iyo at maglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at ng aking pamilya. Mula sa araw na ito, mangyari ang iyong salita na aking napakinggan ngayong umaga. Taas mo dalawang kamay mo. Sige, humiling ka ngayon, specific, ngayong taong ito na gusto mong mangyari sa buhay mo, sa negosyo, sa pamilya, sa iyong buhay personal, sa iyong paglilingkod. Hallelujah, pag-iingat ng Panginoon. You know, ladies and gentlemen, you must count all the blessings of God, not your troubles. Forget the past, says the Lord. I am the Lord who will do new things in your life this year, 2023. Yes, Lord. Kayo po mga may sakit at may karamdaman, kayo mga nanonood sa FB live streaming, ilagay mo ang kanan kami mo sa bahagi na yung katawang may nararamdaman. Kayo ring nandito sa simbahan. God will heal your body. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Bigyan mo kami ng mahabang buhay pa. Malusog na mga pangatawan. Give us long life and satisfied life. In the mighty name of Jesus, the Son of the Living God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are beautiful beyond description. Too marvelous for like nothing ever since or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? The depth of your love. Oh, you are beautiful. Description, majesty and throne above. Let us worship the Lord. On above, Lord, I stand in awe of you. Lord, I declare blessings to your people for the year 2023.
Lord, give us long life, satisfied life, abundant life in the name of Jesus. I stand in awe of you. Lord, I stand. For the last time, I stand in. Today, Lord, this year 2023, we surrender our life to you again and bless our family, Lord, as we declare, as for us and our household, we will serve the Lord. Lord, thank you for all the things that you have done in our family. And you will do it again for the year 2023, Lord. Lord, bless our anointing oil today and release the power of the Holy Ghost to each and every one of us as we will receive the anointing. Release anointing from the crown of our head down to the sole of our feet. At mangyari ang Deuteronomy 28:1-13, because we are the seeds of Abraham in Christ Jesus. Kayo rin mga nanonood ngayon, if you have an oil in your house, i-anoint nyo rin ang inyong mga sarili. By faith, God will anoint you by the anointing power of the Holy Spirit. Tayo po ay makakaupo na muna sandali. Mauna lahat ang mga first row and second row. You can fall in line here. Lahat ng mga chariot sa likod para sumalo. Yung mga babae naman na hindi pa na-anoint, yung mga aser and aseres natin, tumulong muna kayo. As we will sing a worship song before the Lord. Hallelujah. The first row, second row, or third row, come here. Hanggang third row. Halikayo dito. Sing it, choir. Wife will pray and Pastor Banji will pray. Lord, bless this oil, symbol of your anointing. As we declare today, lahat ng membro ng Jesus Christ the Deliverer na dumadalo dito ay i-bless mo ngayong araw na it's starting today within 365 days, 24/7. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen.
fourth, fifth, and sixth rows. Come here. Thank you.
kamay tayo lahat. At sabihin natin lahat, taas ang dalawang kamay, I receive the anointing of blessing for the year 2023. In this year 2023, I receive it in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Isang malakas na balakpak sa Panginoon. Taas ang dalawang kamay. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat. At hayaan mo po Panginoon, samahan mo kami na iyong presensya at makapag-akay pa kami ng maraming mga first timer, mga bagong kaluluwa na madadala namin sa iyo. And we claim Acts 1:8, we shall receive power after the Holy Ghost is come upon us. At sa buong Linggo, samahan mo po kami sa aming pong sa larangan ng paglilingkod, sa larangan ng hanap buhay, at higit sa lahat, ma-share namin ang Panginoong Heso Kristo ng tanging tagapagligtas ng lahi ng tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, lahat magsabi ng Amen and Amen.